natin sa aking My Son's Taste Herbal Cafe Garden. Ang ngayon naman po, ang ipapakita po, na, shout out po pala sa lahat ng mga kaibigan ko. Mahal na mahal ko po kayo, mga bagong kaibigan, mga dating kaibigan, at lahat-lahat ng mga kaibigan! Ito na naman po, si Nanay Joy, nag-iingay sa inyo! Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung ano na naman po yung mga herbal fresh fruits juice ko. Mali. Ano naman po ang ating mga herbal fruits, fresh herbals, at saka mga iba-ibang organic food. Sana po magustuhan nyo to. At sino naman may gustong mag-order, i-deliver ko pag nasa Ubay lang kayo. Huwag po kayong sumalayo kasi mahirap pong lumipad, sumakay sa aeroplano, mas mamahal na po ang plete ko. Tapos ilan-ilan lang po ang aking paninda. Yung mga paninda ko po na ano, yung mga mga fresh juices ko po, hanap po na ako ng side view na parang ano. Kasi parang, pag nagsingit ka, tatana yung hitsura mo eh. Ganun. Pag nakita, ganun din po. yung fresh fruits, Ma'am si Diding, hayaan mo na lang ako magingay dito. Yung fresh fruits po, marami pong nag-order niyan. Yun talaga ang best seller ko sa mga herbal na mga pagkain. Tapos, yung kabuti tops, ganas, ginagawan ko siya ng twist. Ginagawan ko siya ng twist. Tapos po, ano, yung iba kasi, pag nag-freeze po sila, konti-konti lang, sa akin lang, pag may tubo na ako na 20 pesos, 25 pesos, tama na sa akin yun. Hindi ko na sinasali yung pagod ko, kasi nag-i-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Pagkatapos, nakakatulong din ako sa mga nangangailangan ng mga pagkain na fresh at saka herbal na fresh. May ngipin ako ngayon. Minsan nakalimutan ko maglagay ng pustiso ko kasi yung stainless medyo nakakakiliti. Tapos, kailangan kong manap ng magandang side view. Baliw-baliwan lang. Mayroon pong nagre-request na mga ibang kaibigan ko. Nagagawa po daw ako ng beautiful memories. Baka naman kasi natagalan ako kasi baka naman kasi pag nakita nila yung beautiful memories ko, iba na sa akin ngayon. Kasi alam niyo guys, dati kasi mahaba yung buko ko. Mahaba. Tapos may itim. Kaso lang po, hindi na ngayon mahaba kasi mula nang nagkikimo ako, parang kumulot yung buho ko. At saka alam nyo guys, alam nyo guys, ikwikwento ko talaga sa inyo kung ano talagang niyari sa akin. Kaso lang guys, niriridi ko muna yung sarili ko kasi sa hirap ng mga pinagdaanan ko, dumaan ako ng 9 surgeries. Tapos yung breast cancer ko, naging 3 surgeries successive siya sa isang taon. Parang masakit sa kalooban. Tapos nag-open one pa ako ng 1 year and 6 months. Pagkatapos, medyo. Tapos yung nagkasakit ako, wala akong pamilya na nandyan. Yung kaibigan ko lang, tapos yung ex-boyfriend ko, yung Filipino ex-boyfriend ko, siya lang po talaga ang nandyan nung nagmasiktomi ako sa Tagbilaran, tapos yung nagrebulking ako sa Cebu. Talagang hanggat sa natapos yung 15 days, pumunta naman yung kaibigan ko, 3 days lang siya. Yung ex-boyfriend ko talaga, siya talaga ang nag-alaga sa akin. Malaking utang na loob ko talaga sa kanya kasi alam ko naman, wala na talaga kami. Tapos may sariling buhay na rin siya. May ibang girlfriend na rin siya. Pero, inalagaan po talaga niya ako. Noong nagkasakit po nga po ako minsan nga, away batay kami. Kasi pag may sakit ka, parang matapuhin ka. Tapos parang, yung konting kimbot lang, nagtatampo ka. Tapos,
siya, ano lang, hindi na lang siya umiimik. Pero talaga, pag wala po siya, yung pangalan po niya ay si Peter. Hindi ko na lang po ibibigay sa inyo yung buong pangalan niya. Alam din ng bagong boyfriend ko ngayon sa kasi may bago po akong boyfriend, foreigner siya from California. Kasi nung nag-decide na talaga yung ex-boyfriend ko, si Peter, na ayaw na niya sa bahay namin. Kasi meron naman po talaga siyang pangailangan na hindi ko rin maibibigay. Alam na niyo rin naman yun, di ba? Kasi sabi po na doktor ko, okay lang din naman, pero ayaw ko na kasi natakot po ako kasi ayaw ko pong sayangin yung ilang milyon na nagasto ko sa buong gamutan, talaga lahat-lahat. Tapos, pero nagpapasalamat ka rin pa rin ako sa kanya kasi kahit nasa ibang kanlungan na siya, tapos sasabihin ko sa kanya, kailangan ko pumunta sa Cebu, pwede ba akong samahan? Sinasamahan po talaga niya ako. And then, hindi po biro yung pag inoperahan ako, siya lang mag-isa, akit-akit baba sa hospital, tapos siya yung naghahanap ng gamot. Natataas naman ako sa kanya, pero hindi na talaga kami mag-work bilang magkasama kasi naaawa rin naman ako sa kanya kasi maganda ang dinding, matipuno, tapos ako parang nanay na tapos wala nang, alam niyo na, wala nang isang tapos yung itsura ko iba na rin kasi alam niyo naman pag may sakit para na tayong tumatanda tapos nag-iiba yung itsura natin. Pero okay lang din naman kasi welcome naman siya sa bahay ko anytime. Pero sa ngayon po, parang nagtampo po talaga siguro siya sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, seryosohin mo na kung saan ka man, saan kanlungan ka ngayon. Kasi mahirap din yung ang girl umaasa. Pero mabait siya, talagang tinutulungan niya ako. Pag wala siya sa buhay ko dati, hindi ko alam kung saan ako pupulutin . Kasi pag sa pera, hindi siya madamo, tapos sinutulungan niya ako, tapos sinalagaan niya ako. Hindi po biro yung nag-dressing po siya na open wound, na siya lang po ang araw-araw, hindi po siya, for 1 year po and 6 months po, ginagawa po niya yun. Kaya nga po, ikikwento ko sa inyo ng dahan-dahan kung bakit po ako gumawa ng herbal garden at saka fresh fruits at organic dahil po sa sakit ko. Yung mga kaibigan ko naman, salamat at tinutulungan nila ako nung wala akong pera, nung wala akong pambili kasi 3 years po ako nakipag-battle sa breast cancer ko. Isang taon po yung successive surgeries ko. Sa mga pinsan ko, sa Mendez family, sa Baclayon, tapos si Mahal, si Jem Lency po yung inalagaan ko, tapos yung mami niya, si Ate Jem, tapos si Kuya Tony, sila po, si Ate Inday, si Manay Undoy, at saka si Tia Leticia, at saka higit sa lahat yung yaya nila, si Ate Imi, si Imi ng buhay ko. At saka lahat po sila, ang bait nila sa akin. Saka yung kapatid ko na sa Sweden, sinusuportahan po talaga niya ako. Tapos yung ibang mga kamag-anak ko rin, yung isa kong kapatid, hindi man siya nagpapakita sa akin, pero alam ko na nagwo-worry din siya sa akin. Kaya yun, ipapakita ko na po sa, at saka sa ex-boyfriend ko, kay Peter, salamat talaga. Anytime po, welcome ka sa bahay namin. At alam mo naman, tinitreat kita bilang kaibigan at saka tinitreat kita bilang kapatid. Kahit wala na yung kasi wala na rin naman tayo matagal na. At kahit saan ka man naroon, kung ano mga problema mo, sabihin mo lang sa akin, alam mo naman kung saan ako kukontakin. At ngayon, ipapakita ko na sa iyo yung aking mga herbal goodies at saka po sa mga fresh at organic. Tada!
reviewing natin sa ating mga fresh fruits herbal. Fresh fruits herbal sa ating subscribe my channel at saka please comment below at magandang buhay.